mag-share ka sa crowd. It's my very, very first time, of course. At ito po, pinaghandaan ko for 3 years. Pinangalap ko po talaga to. Sinulat ko na po yung script. Kaya lang, sa sobrang haba, hindi ko nabilit-bit kasi baka hindi po tayo matapos. So, share ko lang po sa inyo yung konting story ng buhay ko. Ayan, yun po lang kung bata ko. Ipinanganak po ako mahirap. So, yung talagang totoong mahirap na yung tipong kakain ka na lang, ipapakain mo pa sa mga kapatid mo. Yung tipong kailangan mabusog muna sila bago ikaw. Mahaba mo kasi nag-separate yung parents ko kasi siguro 8 na kami magkakapatid. Sa kanila na-realize na hindi nila mahal yung isa't isa. Kanya-kanya sila, yung nanay, nag-asawa ng iba, yung tatay, nag-asawa ng iba. Siyempre, ako po yung naiwan sa gitna, ako po yung naging ina at ama ng mga kapatid ko, bigla-bigla. Wala pa akong choice, hindi ko po sila pwedeng takbuhan. Kasi mga mahal ko po sila. So, nung nag-guided po ako, nangarap din po ako na sana isang araw, hindi ganito, yung mabuhay naman tayo na kumain tayo ng maayos. Yung opportunity na kapag-abroad ako sa maling paraan. Kung yung mga OFW nag-a-abroad for contract na mga 3 years, ganun-ganun, kontrata din po ako sa Japan. Marriage contract nga lang. Renewable. No? Magpapalit ka ng asawa. Ganun po yung nangyari sa akin. It's a very big sacrifice kasi kailangan kong lunukin ko ano yung lahat ng pwede kong lunukin para sa pamilya ko. Para sa mga kapatid ko. Then sabi ko dati, I was 18 years old that time, pumunta ako ng Japan. Sabi ko, yes, ito na to. Pangarap na bahay, sasakyan, savings, makukuha ko dito. Kailangan mag 26 years old na ako. Meron na ako lahat niyan. Kaya lang mag 26 years old na ako, nangyari guys. Wala lahat yun. Parang, ano mangyari pagharap ko sa salamin? Rosie, tumatanda ka na, pumapangit ka pa. Gusto mo ba yan? Walang babaeng ganun. Then that time, sabi ko, kakabangan ako pa lang nung youngest ko, 3 months at that time, sabi ko, God, Ama, hingi naman ang opportunity, ginawa ko na lahat. No, kung bumutas ng parayo yung papasokin, pinasok na lahat dyan. Yung matinong opportunity naman ngayon na pwede makapagpabago ng buhay ko. Kahit ano, God, in-invite ako ng pinsan ko po sa AIM Global. Apply, Melody Salcedo! Ako, hindi pa ako naniwala. Kasi po yung pinsan ko, kilala ko po siya since childhood. Sabay po kami lumaki. 3 araw lang po ang pagitan namin nung pinanganak kami. Kaya alam ko kung sino siya, kilala ko siya. Alam ko na kung siya ang nandito sa harap ninyo ngayon, hinimantay na siya. Ganun ka mahiyain yung pinsan ko. Kaya naniniwala kasi ako dati na ang networking kailangan maingay ka, madaldal ka, machika ka, maboka ka. Hindi ka yaman kung wala kang ganun. Kaya hindi ako naniwala sa pinsan ko. Pinalagpas ko yung 6 months. Until such time, humingi alit ako kay Ama na opportunity. Bumalik ulit na yung Global pa rin. Pero this time naman, ang nag-invite na sa akin, si Apply Cliff Anthony Santillan, na nagkataon na apply naman ni Melody Salcedo. Yes! Marabalak na kay Apply! Thank you! Then, siguro kanina sa mga shares, na-invite sila in person. Sa akin po kasi na-invite ako through online. Facebook. Then that time pa, hindi pa po ako marunong mag-computer. Kasi nung panahon po nang nag-graduate ako ng high school graduate lang po ako, pero okay lang yun, wala sa pinag-aralan niya, nasa laman ng bulsa yan. High school lang po ako, pero nung nag-start po ako ng Facebook, ganun po, nasa ng X, nasa ng Y. Diba? Kaya sabi ko sa apply ko, paano ko gagawin yung business? Sabi niya sa akin, Rosie, kung paano kitang in-invite, ganun lang din yung gagawin natin. At dun po, nangyari yung whole story, bakit nakuha ko yung first million ko sa AIM Global. Diba? Sa Japan, lagi sinasabi nung ginagawa ko yung network sa Japan, maraming mga 40 years na sa Japan, 30 years, 20 years na sabi, Rosie, tulungan mo ako. Tulungan mo akong gawin yung business. Kasi gusto ko nang umuwi sa Pilipinas for good.
Pilipinas. Nung umuwi ako last April, sabi mga kabataan, ate, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako makahanap ng hapon, puntang Japan. Kasi gusto ko mag-abroad. Gusto ko maiawan yung pamilya ko sa kahirapan. Isipin niyo yun, Pilipinas, Japan, yung mga nandun gusto kong umuwi sa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas gusto kong umuwi doon. Parehong reason, gustong maiahon sa kahirapan at gustong maiahon yung pamilya sa kahirapan, makasama yung mga mahal sa buhay. Diba? Pera! Pera yung nagahati sa dalawang bansa. Pera yung naglalayo sa pamilya. Diba? Yung magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Akala ng iba, OFW, bayani, o magpapalagay na natin, oo, yes. Marami natutulungan yung mga OFW. Pero yung mga OFW, marami din pamilyang sinira. Mga anak na hindi na nagkaanak na lang din ang wala yung mga magulang. Diba? Guys, eto lang po yung nagpagising sa akin. Sa lahat sasabihin ko po sa inyo, ngayon na, last na to, promise. Bigyan niyo yung mga sarili ninyo ng 5 seconds. 5 seconds para tanungin yung sarili ninyo. Kung yun bang mga buhay na meron kayo ngayon, yung buhay na tinitirhan ninyo ngayon, yun ba yung buhay na gusto ninyo? Kasi kung yan ang buhay na gusto ninyo, ituloy nyo yan. Walang problema dyan. Diba? Pero kung hindi yan yung buhay na gusto ninyo, baguhin ninyo. Yun ang ginawa ko. Iniwan ko po yung Japan. Last April, umuwi na po ako dito for good. Diba? Dati po yung bahay namin, kuko, na kapag kaumukulan, hindi mo na kailangan ng balde. Tayo ka na lang talaga. Kasi wala ka nang mahihigaan. Nung na-Japan pa ako, nagbago naman siya ng konti, konti-konti lang. Pero ganun pa rin. Pero nag-Aim Global na po ako, binili ko po yung bahay namin ngayon ng mga anak ko dyan sa Davao, worth 4 million. Then last Wednesday lang po, yes! Sabi ko, hahataw muna ako. After yung bahay, sabi ko, hahataw muna ako talaga. Mga 6 months pa bago ako maglalabas ng sasakyan. Kaya sabi ko, paano ako makakahataw sa buong Mindanao kung wala akong sasakyan? Last Wednesday po, hindi sinasadya na ilabas ko po yung Ford Everest ko. Kulay red, para po yes. Lang. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. And of course, Avon Dragon! Madaga! Thank you so much sa suporta sa grupo. Upline Alburo Family, thank you so much. At lalong-lalo na sa aking mga international partners from Hong Kong, Riyadh, Singapore, Cyprus, Canada, at lahat-lahat na. Thank you po. Maraming salamat.